Makinig mga SSS pensioners, dalawang mahahalagang mangyayari ngayong Biyernes, August 30, 2024 na dapat ninyong tututukan at aabangan. Ano nga ba ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Dalawang mahahalagang pangyayari po ang magaganap ngayong Biyernes, August 30, 2024 na dapat pong tututukan at aabangan ng ating mga pensionado sa SSS. Bago natin yan pag-uusapan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nagka-subscribe, abay click niyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Yes, mga ka-vlogs, patapos na nga itong buwan ng Agosto. At para ngayong buwan ng Agosto nga, meron na lang tayong natitirang 4 na working days ng SSS. Sapagkat ngayon, araw ng Lunes, August 26 ay National Heroes Day, no? National Holiday po ang araw na ito. So, ibig sabihin, since ang August 31 ay natapat po sa araw ng Sabado, meron na lang pong 4 na working days ang SSS. Simula bukas sa araw ng Martes hanggang Biyernes. Kaya naman po, ngayong Biyernes, August 30, 2024, dalawang mahahalagang bagay na mangyayari po sa ating mga SSS pensionado. Una po, ha? Ngayong Biyernes, August 30, 2024, ay mapapaaga po ang pag-credit, mapapaaga po ang pag-release ng inyong buwan ng pensyon, mga SSS pensioners na meron pong date of contingency na 1st to 15th day of the month. O yung merong araw ng kapanganakan, birth date mula 1st to 15th day of the month. No? Sapagkat ang inyong pong original date ng crediting schedule, which is September 1, kung makikita nyo po sa inyong kalendaryo, ay natapat po sa araw ng Linggo, Sunday po yan. So, ayon naman po sa SSS Circular na kung ang original date ng crediting schedule for SSS pension ay natapat sa araw ng Sabado, Linggo, or holiday, ito po ay aatras sa pinaka last working day. So, ibig sabihin, no, instead of September 1, ang crediting schedule ay magiging aatras na ito ngayong August 30, araw ng Biyernes. Para po yan sa ating mga SSS pensioners na kabilang po sa first batch o yung may araw ng kapanganakan, date of contingency, mula 1st to 15th day of the month. So, una po yan na mahalagang pangyayari na magaganap ngayong August 30. Take note, no, batch 1 lamang po ito ha. Ang batch 2 po ay na may date of contingency na 16th to last day of the month ay mananatiling regular crediting schedule po ang inyong pagtanggap ng pensyon kay SSS, sapagkat ang 16th day of September ay natapat sa araw ng Lunes, no, regular day po yan mga ka-vlogs. So yun po ang unang mahalagang bagay, mahalagang pangyayari na dapat tututukan ng mga pensionado this coming Friday, August 30. Dadako tayo dito sa pangalawa na dapat din pong tututukan at syempre gagawin din po ng ating mga SSS pensioners. Paalala po, no? Ito, pangalawa, paalala at panawagan para sa mga
as a suspensioners na meron pong buwan ng kapanganakan or birth month ng August. Ngayong Biyernes na po, August 30, 2024, ang deadline, ang huling araw kung saan ninyo dapat i-comply at gagawin ang inyong SSS Annual Confirmation of Pensioners or SSS ACO. So, deadline na po ngayong Biyernes, August 30 ha, para sa mga retirement pensioners, total disability pensioners, death or survivor pensioners, dependent children under guardianship pensioners, no? Dito ka man sa Pilipinas or nasa abroad, required po kayo na mag-comply ng inyong SSS ACO. Basta birth month nyo po ngayong August, mga ka-vlog. So, ito po ay naaayon, no, sa SSS Circular 2023-013, o yung may titulong Revised Guidelines of the Annual Confirmation of Pensioners, no, ng ating mga pensionado. So, ito naman pong ako, no, para po ito sa mga nire-required ng SSS na yung mga merong edad na 80 years old pataas. No, only 80 years old pataas po ang nire-required ni SSS na mag-comply ng ACOP. Ayon po yan sa SSS Circular 2023-013. So, ibig sabihin po, kung hindi pa kayo 80 years old pataas, hindi kayo kasama sa magpapa-ACOP. So, nasa ibang bansa ka man or nasa Pilipinas, you need to comply your SSS ACOP para hindi maputol ang inyong SSS pension ngayong September, no? Hindi maputol temporary ang pagtanggap ng pension. So, kaya naman ha, mga merong birth month ngayong August, paalala po, no? Apat na araw na lang ngayong August 30 na po, araw ng Biyernes ang deadline ng inyong pag-comply ng SSS ACOP. So, kung gusto niyo pong mag-comply ng SSS ACOP, pwede kayong mag walk-in, no? Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch na andyan sa inyong lugar, no? Sabihin nyo lang po, mag-comply kayo ng ACOP at fill up kayo ng ACOP na form. So, you can walk-in sa mga SSS branches nationwide. Meron din po tayong paraan ng pag-comply ng ACOP sa pamamagitan ng mga bangko. So, meron pong inilabas na selected banks na partner po ng SSS through sa SSS Circular na inilabas. Nasa screen nyo po ang listahan ng mga bangkong yan. Kung kliyente kayo ng mga bangkong yan, no, you can comply your SSS ACOP, no, dyan, no, sa mga listahan ng bangkong yan, mga ka-vlogs. So, next, no, pwede tayong mag-comply din po ng ating SSS ACOP sa pamamagitan po ng video conference, no. Ito po yung online. This is applicable or this is very good choice, very best choice para sa mga nasa abroad, no. You can comply your SSS ACOP through online. Mag-email kayo kay SSS, no, na mag-request kayo to comply your SSS ACOP through video conference at para ma-set po ang schedule, yung petsa kasama po yung oras ng video conference nyo sa SSS. So, yun po yung mga pamamaraan how to comply our SSS ACOP. So, muli po, no, sa mga SSS pensionado, yun po ang dalawang mahahalagang bagay na dapat tututukan ninyo ngayong August 30. Ngayon na po yung araw ng Biyernes, no? Sa SSS ACOP, mas maiging gawin nyo na bukas, no? Huwag nyo nang paabutin ng Biyernes, no? Huwag tayong magpaabot sa deadline para iwas problema, ha, mga ka-vlogs. So, yun po ang dalawang mahahalagang bagay, mga pangyayari ngayong Biyernes, August 30, 2024, na dapat tututukan ng mga pensionado. Una po, ang maagang pag-credit, no, advance crediting schedule ng SSS pension for first batch na may date of contingency na 1st to 15th day of the month, no, ngayong Biyernes na po yan,
makikredit ang inyong pension, no? Since ang September 1 ay netapat sa araw ng Linggo. Pangalawa, yung SSS ako po dapat i-comply na, no, ng ating mga pensionado na merong break month ng August. Ngayong Friday na po, August 30 ang deadline niyan para hindi maputol ang inyong pension temporary. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. At sa mga gusto maging miyembro dito sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating join button. Mamili lamang kayo ng perks na andyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit papano. Ay napaalalahanan po natin kayo sa mga mahahalagang bagay-bagay na mangyayari sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.